Ito yata po, mama, ang kapalaran ko, habang buhay. Pag-alaga ng mga disabled. Huwag ka nang umiyak, nanay. Payakap daw. Huwag ka umiyak. Umiyak. Wala na po kasi kung nanay ay. Ganun mo, nanay. Mga kalingap, ating tunghayan ang buhay ni nanay na parang sinakluban ng lupa at langit sa kanyang pinagdaraanan ng kanyang kahirapan. Kaya't mga kalingap, sana huwag niyong kalimutang i-like ang kanilang video para makatulong sa kanilang pamilya. Ayan. Ito po, maano ito. Yung disabled din po, yeah, siya ay may epilepsy. May epilepsy po. Siya yung manugang ni nanay na hindi din nakakalakad ng maayos, mga kalingap. At meron din siyang apo na may epilepsy. Once again, mga kalingap, nandito tayo, nag-scout tayo at may bagong istorya na naman ng buhay na ating ipakita sa inyo at abangan nyo, mga kalingap. Ayan, at kausapin natin si yung subject natin. Tao po, parang ang daming bata po dito, ano? Ay, may ano si ate, ano po yung ano nangyari sa panyo, ate? Nangunod po ako ng mangga, nahulog ako ng ilan ako ng bundok. Tapos ito po, putol ko rin ito. Ay, putol din po yan? Grabe, ano? Nahulog ka sa mangga, kaya nagka-diferensya yung ano mo, yung pamo. Ito yung tirahan nyo po, pwede namin ipakita, ate. Opo. Oo. Ilan po kayo dito ng katira, ate? Diyan po sila, biyanan po dito sa katira. Oo. Malino po, dami nila. Mister ko yan. Sa pito mo rin po. Talagang tagpi-tagpi ng ano. Sa ako. Lalo na po doon. Yung siya namin, hindi mapagawa. Pag nabaha. Grabe. Tingnan nyo nga kalimap yung ano nila. Tirahan talagang tagpi-tagpi na ano, sa ako. Ate Isabel, anong ano mo? Anong hanap buhay mo? Ay, wala po man po kung hanap buhay. Ako man po ay nag-alaga lang ako sa aking mga anak. Hindi mo po ako nakakatrabaho na. Hindi mo na po madiskrasyo kundi mo na ako nakakatrabaho na. Ano? Dalawang taon na akong ganito. Anong edad ka nung ano na diskrasya yung paa mo, Ate Isabel? Yung ano man po ako, malaglag ako sa mangga. Ano po alam ang edad ko noon. 27. May anak ka nun, ate? May anak ka na? Meron na papat. Panlimay na sa dulat. Hindi mo na pa-check up yung paa mo, ate? Cement. Ano naman po yun sa dait? Sinimento. Tapos ayun, kinalagyan ko yung stainless. Kasi may, ano po bagay, may sakin. Hindi ko na naiilapat. Oo. Kakaawa naman mga kalingap. At nalaman nga namin na ano daw, pumupunta ka sa... Gumiyak, ate. Matindi yung pinagdadaanan ni Ate Isabel, mga kalingap, at ano, kita natin sa ano niya. Ano yung ano mo, ate? Yung problema mo? Pwede mong i-sabihin sa akin kung makakatulong kami, ano yung mga pwede namin itulong sa iyo. Kahit nga po gusto ko magtrabaho, hindi ako magkapagtrabaho at gayon nga po, may maliit din ako. Oo. Yung asawa ko naman, apirado, isang taon naman din yung naman ang trabaho. Ibang araw-araw namin. Bakit na-operan po ate? Yung loss-loss po, bago kong tawagin. Oo. Yung sobrang pagbuhat ng mabigat. Yun yung sakit ng mga lalaki pag sobra yung binubuhat nila, nagkakaroon sila ng sakit na gano'n. Sakit. Ayun. At nalaman namin na naglalakad ka daw papunta sa bayan. Mm-hmm. Bumili lang na 1 kilong bigas. Ayun mga kalingap, nalaman nga namin na may nagkwento na tricycle driver na si ate daw pupunta dun sa pinakabayan sa Kapalonga, bibili lang na 1 kilong bigas at asukal. Eh nilalakad niya, ayaw niyang makisakay kahit katirikan ng ngaring araw, eh talagang nilalakad niya. Sobrang layo dito mga kalingap. Oo, apat na barangay ang lalagpasan mga kalingap po.
Grabe, grabe nga. Ah, but ano yung dahilan mo? Bakit ayaw mo makisakay sa mga gustong sumakay sa'yo, ate? Kaya nga po ako naglalakad pa uwi. Kailangan nga po mga ipamasahe pa uwi. Kahit may nasa kasalubong man ako na tricycle, di kayo yung nakakasabay kong tricycle, di ba na ako sasakayin? Pasasakayin ka, hihingiin ka pa kahit wala kang pamasahe, hihingiin ka din pamasahe kahit wala kang pira, pipilitin ka nila pasakayin. Grabe naman, ano? Ilan na ang anak mo, Ate Isabel? Lima po. Lima? May. Paano mo gagawang anuhin? Bigyan ng mga pangangailangan yung mga anak mo, Ate Isabel? Katulad nga po niyan, ang may maaaral na naman akong kinder. Kahit kung karagas ko siya, wala. Ito, nag-aaral ko yung panganay ko yan. Magkano, ay ilan taon na yung ano mo, yung panganay mo? Ito yung panganay mo, Ate? Opo. Pakita mo yun. 12 mo na? Opo. Anong grade na niya, Ate? Grade 3 po. Siya ni Kun. 12 years old, grade 3, di ba? Grade 6 na sana yon yung 12 years old. Nag-irinto po ay. Asa, hirap ng buhay, ano? Eh, yung baby na yun, Ate, kanino po yun? Sa akin po yun, panglima yun. Panglima? Ilan taon ka na po? Ano na po ang edad ko ngayon, 28, mga 29 na ako sa February. Ay, batang-bata pa, may lima ng anak mga kalino. Hindi ka nag-ano, Ate, na wala kang control man lang para ano? Ang gamit ko po ngayon ay implant, yung pantatlong taon. Oh, maganda yan, Ate. Ang hirap nga po ng, ano, no, ng buhay natin. Kawawa din yung mga bata, madadamay sila sa kahirapan. Ano po? Asan yung mister niyo po ngayon? Nandito po? Nandiyan po. Tawagin mo ang anak sa papa mo. Wala din po siyang trabaho. Wala po. Isang taon nga po siya na walang trabaho. Apat na bawal pa lang yung simula ng opera. Tapos nakikitira lang kayo dito, ano? Opo, kalabihan na. Grabe yung ano nila, mga kalingap. Pakita ko ngayon. Talagang ano, mga sako lang mga kalingap po. Sako yung tagpitagping sako. Yung bahay nila. Yan pa, mister. Ayan, ito yung mister mo po. Pasok ka, kuya. Ito lang yung asawa ni ate, sabi ng mga kalino. E di dito lang kayo, ate. Araw-araw, wala kayong pinagkitaan. Nabibigayan na lang po kami. Nabibigayan na lang, Nay? Opo. Ano nangyayari? Mag-anak ito. Pag ako meron, nagbibigayan kami at sa hirap ng buhay, baga. Yan na lang ang nangyayari sa amin para kami kumain lahat. Ulam, kung anong ulam, kanin, ganyan. Ikaw po yung nag-aanap buhay sa kanila, nanay? Po. Ito yung magulang nila, mga kalino. May biaran pa nga po akong alaga, senior citizen, na wala naman nasupukta sa amin. Talaga pong mahirap po kami talaga. May kasama man po kami lalaki, hindi naman talaga makapagtrabaho. Ayan po nga yung asawa ko, pagayang-gayan lang. Ano po yung ano nyo, nanay, yung pinagkakitain nyo araw-araw para masurvive nyo po yung ano nyo, pangkain nyo pang araw-araw? Ay, nakikipaglabadahan po ako sa kapitbahay na araw man ng 200. Tapos nakikipagamasan kaming magbianan. Kapalit po ay bigas, dilata, para po makatulong sa amin lahat. Kaya din hirap naman talagang kalagayan ni mamay. Ano? Alam mo po, nung magbutuhan, iningi ko lang po yan sa kandidatong bubong namin. Talaga pong bagsak na yan. Bagsak na po? Nakatali na po, pati haligi. Grabe naman. Itong ano pala na to, bahay na to, eh, dalawang pamilya yung nakatira dito, opo, nanay. Binabayaran po namin na lutin ito. Binabayaran niya? Magkano po ang buwan-buwan niya, nanay? 1,000 po. Ay, grabe. 24,000 po ito, malaga. Hindi po amin luti ito. Grabe ang hirap niya. Nandiyan nga po yung biyanan ko. Ay, ito yung sinanay. Pinusuportahan ko din po yan. Nagme-maintenance din po siya, nanay? Opo, pag minsan, pag walang pambili, walang maintenance. Ito, paano mo dito, nanay? Nay, dito ka, oh. Dito ka po, nay. Malakas pa ang pandingin naghingi nanay po. Ang bingin na po yan. May nanay po. Ilang taon na po? Ano na po yan? 92 po. Pa 100 na pala si nanay. Anak ko, tingnan mo din. May senior kayo, nay? May senior po kayo?
May ano? Senior po. Senior? Oo, may nakukuha kayo sa senior nyo. May nakukuha siya sa senior, senior po. 1-5. 92 years old na senior nyo. Taya, ito po, may ano ito. Yung disabled din po, siya ay may epilepsy. May epilepsy po? Nano? Nagkaroon po siya ng gaya na yun ng magtatlong taon. Pero ayos naman yung paglalakad niya po. Ito pa na nanay. Ngayon, inaatake ba siya ngayon yung sakit niya nanay? Hindi naman na po siya sinusapong dahil inanuhan naman po namin siya nung baga pundahon na nilalaga siya na mas mapait sa plano sa wa. Yun po, nakagaling sa kanya kahit bilog ang buwan, hindi naman na po siya sinusapong. Herbal na lang yung pinainom niyo. Pero na-try niyo pong pina-check up, nakita si doktor. Ang mga may problema pala sa kanila mga kalingap ay si Ate Isabel, yung anak niya na may epilepsy. Tapos yung tatay mo po. Bianan mo. Tapos yung asawa mo. Lahat na nga, naipo na sa amin. Lahat po, no? Buti nga malakas ka nanay, ano? Nakakapayak naman ko. Naano ko na lang po ang buhay ko sa Panginoon Diyos. Nakabi ay tulungan. Pakasalbar. Ito yata po, mama ang kapalaran ko, habang buhay. Pag-alaga ng mga disabled. Grabe naman. Ano umiyak nanay? Laban lang sa buhay, nakasamin ako mo. Kasi wala po akong ano ay, mahinga lang aking problema. Kahit po ako may sakit, gagapang ang pilit at magugutom sila. Kasi wala naman po sa akin tutulong, kundi ako rin, sa sarili ko din. Hindi ka magdidiskarte po. Ang hirap talaga ng kalagayan ni nanay. Nanay, tatay na nga po. Ayan mo nanay, nandito na ang team Kalingap ano, para tutulong sa inyo. May pinapaaral pa nga po ako. Meron po. Grade 11. O ano man yung ano, kaya namin o may mga tutulong sa atin mga kababayan, pwede po namin ihatid dito nanay ano. Kung ano man yung magiging ano natin. Ibibigay natin sa iyo kung ano yung blessing na ibigay ni God. Iabot namin sa inyo nanay ano para maka ano sa inyo. Mayiging nga po at tayang po kayo. May tumutulong kahit pa paano. Bigyan natin si nanay mga kalingap. Bigyan natin ng ano. Ano ba yung ano nyo ngayon nay? May bigas kayo? Hindi kami nakadala ng bigas ay. At medyo malayo dito sa inyo. Akala namin wala kaming ano. Bigyan natin si nanay. May nag-interview din sa akin. Kalimak din. Binigyan din ako ng bigas. Oo. Saka mga... Bigyan natin pambigas mga kalinga po. Nay. Mga dilata. Pag damutan mo muna yung maibigay ko. Bigyan din natin si ate. Marami para ano. Oo. May pambili na po kaming ulam. Saka bigas. Titiis po kaming gulay na walang pangot. Yan mo, nanay. Huwag ka nang umiyak, nanay. Payakap daw. Huwag ka umiyak. Wala na po kasi kung nanay ay... Yan mo, nanay. Eto, si nanay po. I-ano nyo. Pero hindi naman po nakakausap, ano? Okay. Yan mo, yan mo. Babalikan kita, nanay, no? Huwag ka umiyak. Sorry. Yan, bigyan din natin si nanay. Yan mo, para sa mga baby mo, ate, oh. Para sa mga kailangan nila. Pati sa ate, oh, naiiyak. Ah, pati ako naiiyak sa iyo. Ayan mo, babalik ako sa inyo, nanay, ano? At ano, dalan ka namin ng bigas, groceries, ano? Oo. Ang pangalan mo, nanay? Emilyn po. Emilyn? Ilan taon ka na, nanay? 58 po. 58. Nay, huwag mo nang dagdagay mga anak mo, ha? Ay, marami na ako mga anak. May inupot na ako, eh. Marami na kayo dito. Dami ko na nga ang anak ko. Oo, madami ka ng apo. Malaki na nga, bonso. Ang ganda pati ng haircut mo, nay, ay. Paano natin, pakulay natin. Hindi na po ako nakakaintindi ng sarili. Kung mahalaga po yung mga pamilya ko, hindi nagugutom. Oo. Talagang saludo tayo kay nanay, mga kalingap. At may ganitong magulang. Kahit... Biyanan niya si nanay, tapos mga
manugang niya po yung mga kasama niya dito ay talagang tinataguyod niya kahit gano'n. Tinataguyod ko po pag wala yung mga maghahanap ng pagkain yung manugang ko. Ako na lang po nag-aalaga sa anak niya, pinapakain ko po. Mm-hmm. Yung manasawa niya yung anak ko. Asawa niya po yung anak niya. Yung asawa niya. Opo. Ayan mo na, isa susunod ano? Punta na po kami ngayon. Opo. At marami po salamat sa inyo. Opo. Punta na kami, ate. Nay, punta na kami, nay. Ingat po kayo. Punta na kami, ate Sabel. Ano? Oo. Ingat po kayo sa daan. Oo. Balik kami, ate. Ano? Magbigay ako ng grocery, no? Ano mga kalingap? Lungkot yung kalagayan nila. Panibagong ano, istorya na naman ng buhay ngayon ito mga kalingap at kakaiba din kasi lahat sila may kapansanan, lahat sila ay ano, isa lang ang talagang nagtatrabaho, labandera pa yung trabaho niya mga kalingap, 200 sa isang araw yung kanyang ginikita at kung paano niya i-expand yun, nakakabilib mga kalingap. At huwag kayong mag-alala at sa sunod na araw balikan natin sila, paabutan ng groceries, bigas, kagaya ng ating sinabi mga kalingap at ayan, dito ko natin tapos ang aking vlog. Thank you so much po. Support nyo po buong Kalingap team. Lalo na sa ating ama sa paglingap. Si Kuya Val, si Ate Edna Vlog, si Kalingap Rob at Marcos TV Channel. Thank you so much. God bless.